May panibago na naman tayong gagawin, guys. May kung mapapansin nyo, meron tayong ano rito, Tamaraw FX na 2C engine diesel. So ang naging issue nito, tumatagas yung kanyang tubig sa makina. So tingnan yung tulo, papakita ko sa inyo, guys. Ayan, tumutulo yung tubig. Andyan po nakalagay yung ating water pump. So yung tumutulo na yan, guys, water pump yan. So ngayon papalitan natin ang water pump. So kung may mga gayto kayong sasakyan, isi-share ko sa inyo kung pa. Kasi ito pag pinalitan natin, tanggal yung timing belt. So gagalaw rin tayo dito sa may injection pump. So ipapakita ko sa inyo kung anong mga dapat galasin bago natin mapalitan ng water pump yung Toyota 2C Tamaraw FX. So ito, guys, so umpisahan ko ng kalasin. So ang unang kakalasin natin dito yung mga kanyang pan blade, pulley. So hahawanin muna natin yung pangharap nito. So kakalasin muna natin yung mga pangharap, no. So ito po makina niya, Toyota 2C diesel. Ito yung mga sinaunang Tamaraw FX. Yan, guys. So ang ano nang mayari, bakit daw tumatagas yung tubig dito sa harapan ng makina, hindi naman daw sa radiator. Sabi ko nung chinay ko ngayon, so water pump ang may tagas. So ngayon papakita ko lang sa inyo kung paano magkalas nito, no. At sana masundan nyo, guys, kung anong mga dapat kalasin bago mapalitan yung ating water pump ng Toyota 2C. Ito, okay na to. Okay. Okay. Luwagan mo yung apat. So mga sir, gumagawa na naman kami ng makina ngayon. Papalit kami ng water pump ng Toyota 2C. So kasama natin si partner na Erwin. Yeah. Kasi labas mo to, pare. Gamitan natin ang ano to. Titingnan natin para matanggal natin yung puli. Ano lang, yung papitik lang yung susi. Sige. Oh, yan, ganyan. Huwag muna, ha. Sige. Yeah. Saltik lang, ha. Katulad ng ginawa mo kanina. Sige. Yeah. Sige. Yeah. Isa pa. Sige pa. Sige. Isa pa. Okay. Oo, syempre. Sabi ko nga sa'yo, pinagbabawal ang teknik, eh. Ang galing! Yan. Kasi pagka wala kang power handle dyan, tsaka yung impact, bubunutin na natin yan, pre. Pre, luwagan mo muna yung belt na yung pulley na yun. Luwagan mo yung gitna, tapos i-adjust mo yung sapwet. Yung lalim? Oo, yung idler bearing na yun. Ito, pare. Oo, yan. Ito, ito, ito. Yan, luwagan mo yan. Anong size niya, pare? 14. Wala mo na aircon niya, eh. Wala mo aircon. Tanggalin mo na yung pulley na yung malaki, pre. Hugutin mo. Yan. Oh, yan. Hawakan mo na ng kamay. Huwag mo na pukpukin. Malalaglagan ka.
Yan. Tapos tanggalin mo tong cover na to. Yan, gis na sakit. So ayan guys, ganyan po pagtanggal ng ano no, water pump ng 2C natin na Toyota. Galas po yung mga timing cover. Tapos pagka nagpalit tayo ng water pump, magkakalas din tayo rito sa mga bolt ng injection pump. Tapos tatanggalin natin yung gear. Maestro! Yan, yung may-ari din yung sasakyan, pinagkakalas ko. O, iluwagan mo lang ganyan. Matanggalin. Ngayon, tatiming na natin. Ngayon, maestro? Yung spacer. Bunutin mo yung spacer. Ikot-ikotin mo, may gadget. Tapos balik mo yung bolt na yan, pre, para mag-timing tayo. Galing tayo ni maestro talaga, kaya natututo ako. Galing maestro! Timing mo pala. Yung mga pointer yan. Ito na nga yun. Sira na yung elbow niya, kain. Yung bulok na. Sunod dyan, palitan mo pre ha. Turo natin yung timing. So ngayon, kakalasin natin yung timing belt. Ang gagawin muna natin, itatiming muna natin, no? Itatama muna natin lahat ng timing sa camshaft, sa injection pump, tsaka sa crankshaft. So guys, pag mga nasisiraan kayo ng water pump ng 2C, agapan nyo na kasi doon po nakasandal yung ating timing belt. Pagka nasira po yung water pump at bumitaw yung pinaka rotor ng water pump, madadamay din po yung inyong timing belt. Maaari pong masira yung inyong engine valve, mabaluktot or maputulang kayo ng inyong camshaft. Yan. Ayun, pointer pa dito. Tapat mo lang dito. Yan. Tapos ito. Tapat mo lang dyan sa pagitan na yan. Okay. Tanggalin mo to, yung tensioner. Papalitan nito yung timing belt. Ito pa lang. Palit din talaga palit, no? Oo. Pag naputulang ganyan, pre, mapuputol yung camshaft dyan, basag-basag yan. Kaya importante yan para wala kang alalahanin. Kasi hindi mo alam yung record nito, eh. Baka yung ating kinuhusan may alit, ano, hindi makapalit, ano? At least, maano ka? Sabi niya, gaganda daw yung pagkabalit nito, eh. Ito nga yun? Oo, totoo yun. Gagandang lalaki ka. Tapos ito. Ganda. Oo, yan. Yung water pump na papalitan natin guys, oh. Ayan, oh. Tingnan mo yung pareho. Ayan, oh. Ayan, oh. Umaalog na, oh. Diyan tumatagas yung tubig. Ayaw, ano? Matatanggal na yan, eh. Pag natanggal yan, kakalas yung timing belt mo, durog-durog ngayon yung valve tapit mo, putol yung camshaft. Laglaga na yan.
guys, napakamahal po kasi pag palibor pa yung ating tinuturuan ngayon sa sakyan niya. So siya na lang kakalas daw. Kailangan lang i-guide. Yan, di ba, pre? Ano, wag mo. Grabing water pump nito, ha? Tagong-tago, pala yung daming... Wala nga yung singil sa'yo, ganun? Oo. Bukano daw? Akala. Labor? Yan. Basta pre, linis-linisin mo itong intake mo, ha? Oo. Tatangin mo naman, ha? Tatangin mo naman, ha? Sa hangin. Oo. Yan. Tapos ngayon, kuha kang dosing sakit. Yung mga nakapalibot na yan, pre. Yan yung tatanggalin mo ito. Pupukuin mo ng konti rito. Palabas. Oh, good. Bali. Yan. So ngayon, lilinisin mo muna ito bago natin ilagay yung bago, no? Ay, pakita natin. Tingnan nyo yung ano yung guys. Alog na alog na. Kumakalog na. Ayan, no? Tingnan mo. Buti hindi bumitaw yan. Oo, pare. Pag bumitaw yan, tapos yung timing belt mo, bumitaw rin. Di durog-durog yung camshaft mo. Oh, dito pala ako ng timing belt mo. Oo, dyan nakasandal. Oo, ito na yung bagong water pump. Kakabit natin tong kanyang bolt dito sa injection pump. Ayan, sa likod lang ito, guys. Pag bumili kayo, may kasama ng bago ng ganito yan, ng bolt. Yan. Tapos, kung bibili kayo ng water pump, yung part number niya, so ibibigay na natin, no? Para kahit hindi yung nakalasin. So, ayan po ang part number ng mga 2C na water pump. Ito na yung bagong water pump. Ito. Kakabit na natin yung bago nating water pump, guys, no? So, ayan po yung mga tilanggal natin. Baliktad, baliktad mo, baliktad mo. Yan. Tapos isusuot natin itong dito sa injection pump. May mga guide yan, pre. Sunod mo lang yung guide, ha? Oh, yes, si Maestro. So, iabang mo na yung mga tornilyo, mga boss. Yung tornilyo niyan, may mahaba, maikli yan. Yung mga maikli pa, di, kung alin yung maninipis yung ano, no? Yung mahaba yung dito. Oo, yung lubog. Okay? Yes, maestro. Yes, maestro. Yeah.
Yan. Ini kita. So yung mga ganitong tusi guys no, ang kaanuhan lang ito kaya matrabaho. Yung pulley kasi niya ng water pump, mismong timing belt yung nagpapaikot, hindi kagaya ng ibang makina na nasa labas lang yung water pump. Pan belt lang po yung nagpapaikot. Kaya po ito, pagka nagpalit kayo ng water pump, tanggal niyo rin po yung mga timing belt. Ang swerte ko talaga at meron akong kumpare. Magaling na mekaniko. Mabait na. Magaling pa. Gumawa. Sasakyan. Ako, binuhula na naman ako. Ang bubola pa ito eh. Sabi mo nga ba ba? Lagi na improve. Gumaling kaya ng kumpare pare. Taka pang international ka pare. Kaya naman diadayo ko na ng iba't ibang lugar at papagawa lang sakyan. Nakikita naman pare, umaandar lahat. Ito lang hindi mapapaandar. Ay, andar ka pare. na-open lahat na. Inubola ko lang ko pare ko. Sa kanya kasi itong sasakyan na ito no. Nakaraang araw pa ito nasira. Tapos nagtanong siya dyan sa ibang mga shop. Medyo mahal kasi yung labor kaya nag-antay lang sa akin ng Sunday. Sabi niya kami na lang andon lang ako sa tabi niya, siya lang magkakalas. So yun, nangyari ngayon guys, siya taga Higpit. So may talagang ano, siya na rin ang magbabalik. So ituturo lang sa natin sa kanila yung timing kasi napaka-importante po ng timing ng ano. Kasi pag nagtanggal tayo ng timing belt nito or water pump, so importante po na maibalik natin sa tamang timing. So yung gear naman dito para ibalik mo. Gear. Kung anong ano to, para makita natin kagad. Napakaliit ng timing mark nito guys eh. Kaya, ibalik po. Kaya, napakaliit po ng pointer. Kaya, sabi ko, lagyan mo nga ng silicone to. Tuldok ka mo nga ng silicone nyo. Kung kumuha ng silicone to, pahiran mo nga yung ano, tuldok. Lalo't na madilim. So yung ano guys no, yung timing mark ng
crankshaft. So ito yung pointer ng crankshaft gear natin. Tapos ito rin yun. Tatapat nyo lang din po. Lagi lang po tapatid dapat sa crankshaft, sa injection pump, tsaka sa camshaft natin. Napaka-importanting gawin po yun para hindi umandar ka agad yung ating makina. Kasi pagka sumablay po kayo dyan sa timing, maaari po kayo maputulan ng engine valve, mga rocker arm, kahit sa anong sasakyan po, dapat po i-sure natin yung pag-timing natin na hindi tayo kakamali, ano? So yan guys, tuturo ko lang sa inyo. Yung kanal na yan, sentro mo rin sa guide dito. Baliktarin mo yan. Ganyan, pag ganyan position. Yan, tapos nat, iabang mo lang yung nat. Mamaya na natin higpitan yan pag nakalagay ng timing belt. So, isunod natin yung mga bearing naman. Dalawang tensioner bearing. Ito pare. Yan, dyan, doon, sa baba. Yan. Yan, dyan. Okay. Yan, tapos yung isa naman. Ito pare, may guide yan, may butas, no? Hmm. Ngayon, isi-sentro mo yan siya dyan. Kailangan masentro mo yung guide. Opa, ito dito. Yan. Yan. Opa, huwag mo hipitan. A-adjust pa natin yan. Iwagan mo lang. Tapos pare, may tatanggalin ko pa sa luma. Pinagsasabitan ng spring. Ito. Gis yan. No, gis na liabi. Yung sakit mong gamit kanina, pwede ka. Yan, tapos yung ratchet na maliit yan. Yan yung pinagsasabitan ng spring. Tensioner. Baliktad pihit mo. Yan. Tapos ito yung spring. Yan, kapit mo yan doon. Yan. Pitan mo ng katamtaman mo. Alright. So, yung bearing ko na. Nawakan mo ito ba? Lagi mo natin dito pa. Babata ko. Langus. Barang. Yan po guys, malapit na po.
So ayan yung timing guys, no. Ayan yung sa camshaft gear natin. Tatapat lang natin dito sa gatla ng valve cover to cylinder head. Tapos ito naman yung sa ating injection pump. So dito lang po. Tapos ganun din sa crankshaft natin, may marking din po yung kabilaan. So madali lang po makita sa crankshaft, dito lang po. Tsaka dito sa gear. Hindi muna natin babalik yung mga timing cover. Pinalagay ko muna yung crankshaft pulley para hindi lumabas yung timing belt. Papaandarin muna natin siya ng walang timing cover, guys. So start na natin para makita natin yung andar ng ating pinalitan ng water pump. Ito. Hello. Ito tayo dito at pagkano. Ngayon lang yun kasi bukas yung cleaner natin. Diba? Magali pa rin! Nakamino sa mekaniko. Ang galing! Ano yung mukha mo? Mukhang ano ka na? Patay mo nga ulit. Takbo ng takbo. Start. Oh. Ayos. Convincing. So ayan mga sir, tapos na yung pagpalit natin ng water pump ng Toyota 2C. So kung manakuha kayong konting idea, huwag niyong kalimutang i-like and share at paki-subscribe na rin po ng YouTube channel natin at paki-follow rin po ng ating FB page, Jojo Gar TV po. Marami pong salamat sa inyo guys, suporta. At sana po ay marami pa akong maitutulong sa inyong idea kung paano gumawa ng mga ganitong sasakyan.